So ayan mga kababayan, dito po tayo sa may Mindoro to Mindanao Street, dito po sa may Sampaloc, kung saan update po natin yung mga kabahayan po dito sa may gitna ng kalsada na talagang tinanggal po ito at demolish ng mga nakaraang araw. So dito po tayo at magbibigay lamang po ng update. So ganito na po ang sitwasyon ngayon. So kung nakikita nyo yan, na-open na yung area papuntang Mindanao. So ito yung Mindoro, doon yung Mindanao. So magiging kalsada na to papunta doon. So ayos na. At ito po ay ito, nagtambak na rin sila dito ng lupa. Kasi sisementohin na po nila ito. So kung makikita nyo, marami mga kabataan na naglalaro dito, as you can see. Ayan. So ang gagawin natin, pupunta tayo doon. Ayan. So ito yung kalsada ng hindi mahanap sa Google. Ayan, umpisa sila dito mga kababayan, nagbakbak hanggang doon sa may Mindanao, Mindanao Street, dun sa kabilang area po. Doon. Ayan. Hello po. Ayan. So, pupunta tayo dito. Pasukin natin ito dito. Ayan. So open na siya. Papunta dun sa kabila. So ngayon titingnan natin yung Mindanao area. Ayan. Nakuya. Opo. Yeah. Opo, pangalawa. May bahay pa na. Ayan. Sila din nagtambak nito, sir, no? Sila din. So ito na yung oh, napanood ko yan. Yan dito. Ito yung Mindanao. Ito kasi hindi natin ito napuntahan dati. Mindanao. Yan, giging kalsada to papunta dun sa Mindoro. Ayan, tama. Mindoro Street. Ayan. Ayan, so kitang-kita niya yan. Pasahan natin, pagbalik natin dito ay masimento na to. Ito ata, wawa sa akin dito ano eh. Pader. Ayan. Akyat tayo dito. Ano po? May vlog. Ayan. So kung nakikita na inyo, no? Patag na yung area. Ang gagawin na lang dito, ito may mga kaunting tatanggalin pa dito, katulad dito lilinisin, atawid doon sa kabila, tapos may pader doon, tatanggalin din ata yun. Tagus, no? Grabe, ang lawak pala ang kababayan itong kalsada dito. Yan, tingkita nyo naman, yun pala yung Mindoro, Mindanao. Zoom na lang natin, yan yung Mindanao mga kababayan. Dito sa may Sampaloc, Mindoro to Sampaloc. Giniba yung mga kabahayan dito, tapos gagawing kalsada. Ayan. Gagawin siyang kalsada. Alright. Wait! Saan ba yung mga
Nga pala mga kababayan, yung in-upload ko kahapon, ang mga nakarang araw, yung nag-update ako sa Luton. So, siningit ko, may siningit akong video dun sa rally. Nakita ko lang yun sa social media, tapos kinuha ko lang din. At in-upload at hindi ko akala yung magti-trending yun. At apologize po sa supporters ni Sir Koboloy, respect. No, yung video na yon, yung nag-trending na yon, yung nagbayaran daw po yung nagra-rally doon is sa akin pong dinilit. Permanent mga kababayan, i-delete na po yung video na nai-upload ko, no? Kasi may mali. Mga kababayan, so hindi ko expect na magti-trending yung video na yon. Ayan. So, yung content natin hindi po paninira sa gobyerno, no. Ang ginagawa lang natin ay nag-update lamang kung ano man yung mga kaganapan nangyayari lalo na po sa Maynila. Yun lamang po ang ating ina-update palagi. Ayan. Yung sa ano, yung sa nakaraang video ko na in-upload ay nagkamali ako doon mga kababayan kasi in-upload ko yun. Timingan din kasi na nag-update ako galing ako Mendula, nagbo-vlog. Pumunta ko ng Liwasang Bonifacio noon, tapos sa na-timingan ko na mayroong rally, no, malaki ang rally. At nag-video ako. Pangalawa kong unang upload ay mataas yung views, tapos yung pangalawa kong upload doon, may kinuha ako sa isang social media, yung kalat na kalat ngayon, yung iba sa TikTok, no? Kikita nyo sa TikTok. May mga kinuha akong video, yung mga ini-interview na bayaran. No? Yung mga nagra-rally daw po. Wala po tayong idea doon mga kababayan. Kinuha ko, tapos in-upload ko rin. Ayan. Di ko akalain na magti-trending yung video na yun. So, ang ginawa ko mga kababayan, kasi may mga nababasa akong hindi maganda, na-delete ko na po yung video na yun. So focus tayo sa update, focus tayo sa mga ganitong sitwasyon. Hindi po tayo nangihingi alam sa mga gobyerno na yan, tayo ay nag-update lamang. Ayan. So muli, pasensya na po ulit mga kababayan sa mga supporter ni Apollo Kibuloy dyan na nasaktan dun sa ating upload. Na-delete ko na po yung video na yun mga kababayan, so wala kayong pangamba. Hindi ko po inaaway ang Pastor Kibolino at respect mga kababayan, dahil sa nakikita ko kahapon sobrang dami ng supporter ni Sir Kibuli dun sa may ano, sa may dun sa may Luton kahapon, nakikita ko yung mga talagang solid supporter niya. Pero di mga kababayan, wala akong idea dun sa video na yun, at least mga kababayan, kahit maraming views na yun, nagawa pa rin natin burahin yung video. Ayan. Sinasama po yung pangalan ko doon sa binabalita ng ano, SMNI. Kasi ako yung ano yung parang nag-trending video talaga. Umabot ng 61,000 views Nag-trending siya. So nakita ko may mali daw, kaya ako binura yung video na yun. Ang kababayan. Ayan. Timingan din sa pagpunta ko dun sa Luton kahapon ang nakaraang araw. Kumukuha ako ng video dun. Ayan. So as you can see, ganito po ang sitwasyon. Balik tayo dito, no? Muli, pasensya po dun sa mga nasagasaan dun sa video na in-upload ko, no? Okay na po, at na-delete na po yung video na yun, at sana may paliwanag yun, no? Alam niyo naman yung mga vlog natin, check my vlog na kung ano yung mga videos ko dyan. So more on updates talaga siya, tapos yung mga nare-relocate, mga
clearing operation na yan, ha. Tsaka Manila update po, kalabanan yung mga ina-upload ko. Tingnan nyo mo mga kababayan sa aking post, wala kayong makikita nga sinisaraan ko yung gobyerno, lahat po yan mga kababayan. So dito lamang magtatapos, pasensya na po ulit sa na-post ko mga nakaraan. Thank you po sa inyo sa panonood at God bless po sa atin lahat. So that's it.